Sabik na sabik si Alicia at ang mga bata at walang pag-aalinlangan na nakasunod lang sa kanya. Ma, bakit puro sikreto at pamisteryoso pa? Walang sinagot si Alicia kay Edna at ngumiti lang. Kaya naman nadagdagan ng hinala nito. Tito, sabihin mo nga sa amin kung ano yung secret ni Mama. Ungot dito kay Patrick. I don't even know it myself. Ayaw sabihin sa akin ng mama mo. Ang nakataas sa mga kamay na tugon ni Patrick. Tumigil kayo't maghintay lang. Kasi may magandang balita ako. Ang lahat ay nagkatinginan at pilit na naghuhulaan. Mommy, I want to know already. Tell us na po. Ang pangungulit ni Nicole. Okay, wait. Ang sabi ni Alicia at ibinigay kay Patrick ang isang scroll na nakatali ng gold na ribbon. Oras na para hanapin ang kayamanan, love. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Patrick. And what are we going to do? Hanapin yung kayamanan at kailangang mahanap nyo kung saan nakabaon. Habang ako'y naghihintay dito at iinom ng milkshake at papanoorin ang kagandahan ng dagat, tumawa ang lahat at sinundan si Patrick. Binuksan niyang scroll at tinignan ang mapa. Doon ay makikita ang drawing ng beach at kung nasaan ang treasure. Okay, let's split up. Edna, kasama mo mga bulilit. Tumingin kayo sa ilalim ng mga bato o saan mang kahinahinalang lugar sa kaliwa. Anna, Jenna and I will go to the right. Tumango ang lahat at naghiwalay na. Lumipas ang ilang minutong paghahanap at walang nakita sila Edna. Kaya naupo sa buhanginan si Harvey. Ayoko na, ang galing ni Mama magtago ng treasure, ang reklamo ng bata. Ngumiti si Edna sa dalawang bata. Huwag kang sumuko, Harvey, at ikaw din, Nicole. Never, my sister, ang sigaw naman ni Nicole. Bahagyang nagulat si Edna sa tinawag sa kanya ni Nicole at lumundag ang puso sa saya. So, sister mo na ako? Ang masayang tanong ni Edna at umuklo sa harap ni Nicole. Ngumiti si Nicole at hinawakan ang mukha ni Edna. Yes, ang pretty-pretty ng sister ko. Nagningning sa sayang ngumiti si Edna. The treasure, ang sigaw ni Harvey nang may makita sa baba at nagawang makita ni Edna ang maliit na chest at hinalukay pa ito para makuha. Hooray! We have the treasure! Ang masayang sigaw ni Nicole. Tinawag nilang iba na kaagad namang lumapit at nakita ni Patrick ang maliit na kahon na hawak ni Edna. Iyan ang treasure? Ang dismayadong tanong ni Anna. Bakit may mga jewel kaya na milyon ang halaga kahit maliit ang box, Anna? Ang sabi ni Jenna sa nobya. Oo naman, pero hindi siguro yun ang nilagay ni tita dyan. Tito, ikaw sigurong dapat ang magbukas, sabi ni Edna. Kinuha naman ito ni Patrick at inalog, pero walang narinig sa loob. Binuksan niya ito dahil naiinip na ang lahat at maging siya'y sabik ng makita kung ano ang laman. Halos lumuwa ang mga mata niya na makita ang loob at makita ang isang puting sapatos ng baby. Iyan ang treasure? Ang dismayadong bulalas ni Harvey at nalaglag ang balikat. Harvey, malay mo may magic pala yung baby shoe that can grant us wishes, ang inosenteng sabi ni Nicole. Ang mga teenager naman ay natawa. Natulala si Patrick at hindi kaagad na nakagalaw. Congratulations, new dad, ang batin ni Edna kay Patrick at niyakap ito. Sumunod na rin sila Anna at Jenna, pati mga bata kahit na hindi naintindihan ang nangyayari. Anong ibig sabihin niyan, Daddy? Curious na tanong ni Harvey. I want to know it too, sigunda ni Nicole. Binuhat ni Edna si Nicole. Ang ibig sabihin, lalong lalaki ang family natin. Hindi na tayo 5 lang at madadagdagan pa tayo ng isa. We will be 6. Mula sa 5 favorites ay magiging fantastic 6 na tayo, ang masayang paliwanag ni Edna sa bata. Fantastic 6? Ang namimilog na mga matang ulit ni Nicole. Yes, magkakaroon tayo ng bagong kapatid, Nicole. Labis na nagulat si Nicole at walang sinabi bago nagpababa kay Edna at niyakap si Harvey at masayang nagtalunan ng dalawa. Sunod ay magkakahawa kamay silang tumakbo papunta kay Alicia. Mama! Si Alicia ay nakatayo sa harap ng dagat at natawa nang makita ang dalawa na mabilis na tumatakbo. Tumigil ang mga bata at tumalon sa ina.
Is it true na may bago kang baby? Ang sabik na tanong ni Nicole. Ngumiti naman si Alicia at tumango. That is right, baby. Yay! Masayang sigaw ng mga bata't nagyakapan. Nasaan siya, Mama? Hinawakan ni Alicia ang impis pang tiyan. Nandito siya sa tiyan ni Mama. Namilog sa gulat ang mga mata ng bata at lumarawan ang takot doon. How it get there, Mommy? Kinain mo si baby? Takot na tanong ni Nicole. Malakas na tawa si Alicia at umiling. Okay, well, sabihin na lang natin na binigyan ako ni Dad ng Seed of Love. Nabigay sa kanya ng star at ngayon ay nasa tiyan ko na siya at lalaki. Pagkalipas ng ilang buwan ay ipapanganak siya. Napakurap-kurap ang mga bata habang nakatagilid ang mga ulo. Mommy, boy ba siya or girl? I hope siya sa girl para magpiplay kami ng doll. Gumiti si Alicia tinaplos sa mukha ni Nicole. No, sana'y boy siya para may kalaro na ako. Please, ang kontra ni Harvey. Marahang natawa si Alicia. Sigad lang ang nakakaalam pero kapag sinabi niya sa akin, sasabihin ko sa inyo kung boy ba siya o girl. Pero sana alagaan niyo siya at mahalin ha? Yes, we promise, Mommy. Sabi ni Nicole at niyakap si Alicia. Thank you, Mommy, sa pagbibigay sa amin ng treasure na mas mahal pa sa gold. Dumating na si Patrick at ang iba mula sa malayo pa lang kanina ay malamlam na mga mata ni Patrick na nakamasid sa mag-iina. Niyakap ng tatlo si Alicia. Ma, kahit may bagong baby ka na ay love mo pa rin naman kami, di ba? Ang tanong ni Edna. Oo naman, hindi matatapos ang pagmamahal ko sa inyo, Edna. Ang pagmamahal ay lumalago at yumayabong. Naglaro na sila Anna, Jen at Edna sa dagat habang ang mga bata naglaro na ng buhangin. Ang mag-asawa ay magkahawak kamay na naglakad sa buhanginan. Ilang sandali pa'y tumigil sila at niyakap ni Patrick si Alicia sa baywang. At si Alicia naman ay niyakap sa leeg si Patrick at nagkatitigan. Napakasaya ko at para na ako masisiraan ng ulo. I'm so happy that it feels like a dream I never want to wake up from. Ngumiti si Alicia dahil makikita sa mga mata ni Patrick na kasing asul ng dagat ang saya. Totoo ang lahat, Patrick. When I look back, I think that I don't deserve it. You are too much for me. I have my demons, Alicia. Sometimes at midnight, they whisper in my ear pero nandun ka't kapag nakikita kita, niyayakap. Tumatahimik siya. Ikaw ang paraiso ko. Nagiinit ang sulok ng mga matang sabi ni Patrick. Mahal kita, Patrick. Hindi lang ang liwanag mong minamahal ko, kundi maging ang kadiliman mo. Ngayon ay magkakaroon tayo ng bagong anak at natatakot din ako dahil may mga tao sa paligid natin na gusto tayong saktan. Pero kapag nakikita kita, ang mga bata, wala akong pagdududang mananalo tayo. Hindi ako susuko. Mamahalin kita hanggang sa huli. Ang naiiyak ding sabi ni Alicia. Palubog na ang araw at magtatago na ulit ito nang magtagpo ang mga labi nila sa matamis na halik habang sabay na naiyak dahil sa labis na saya. Lumipas ang mga araw na naging payapa naman sa pamilya Matya sa kabila ng mga nangyari. Ma, malapit ng holiday party at may sayawan. Pwede mo ba akong bilhan ng dress, please? Ang naglalambing na ungot ni Edna sa ina. Oo naman, maya-maya magsha-shopping tayo. Nag-appear sila Edna at Anna sa saya. Tita, gusto ko rin samahan sa Diana sa party. Alam ko, Anna, pero mas mabuting maghintay. Alam mo namang madali siyang kabahan, kaya mas mabuting mag-focus muna siya sa exam. Walang ibang ginawa yun kung hindi mag-aral, kaya siguradong makukuha niyang scholarship. Ang tiwalang sabi ni Edna. Ang inaalala ko lang naman ay kapag nakuha niya yon, hindi na kami masyadong magkikita. Pero okay lang as long as masaya siya at magtagumpay. Sus, hindi naman ganun yung kapatid kong yon. Ikaw lang ang mahal niya, Anna. Napangiti sa Alicia sa naririnig. Tandaan yung mga bata pa kayo't sa edad ninyo, hindi niyo pa talaga alam kung anong pagmamahal. Pero balang araw, malalaman niyo rin ang tunay na kahulugan niyan. Iniwan ni Alicia ang dalawa sa sala at pumunta na sa library. Ipagpapatuloy niyang pagde-design ng alahas at hindi magtatagal ay magbubukas ng bagong jewelry company si Patrick. Ilang araw na nakakaraan na maglabas ng statement si Patrick na hindi na sa kanyang Matya star.
Ang balita ay nagresulta sa pagbaba ng sales ng Matthew Star at ngayon ay wala na itong halaga. Sa isang iglap ay nawala ang tanyag na kumpanya. At ang sabi-sabi ay ibebenta raw ito ni Brandon sa highest bidder. Habang naroon ay may kumatok sa pinto't pumasok si Mindy. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. May gustong iwang papeles pero para sa inyo lang daw. Tumayo na si Alicia at nagpunta sa sala at nakitang isang lalaki naghihintay doon. Good afternoon, bati niya dito. Magandang hapon ho, kayo ho ba si Alicia Matias? Oho, may dala akong dokumento mula sa korte. Kinuha ito ni Alicia at pinirmahan kaya umalis ng lalaki. Binuksan niya ang package at kumalat ang takot sa buong katawan niya nang mabasa ang nakasaad doon. Ang walang hiyang lalaking yun. Ikaw ng pinakamasamang tao sa buong mundo. Ang kapal na mukha niyang ipaglaban ng kustodiya ng mga bata. Ang nangigigil na sabi ni Patrick, hindi napigil ang mapaluhan ni Alicia sa labis na sama ng loob. Sa headquarter ng science department na syudad ay naroon naman sila Jan at Patrick. Pinag-register sila at naghihintay sila ng turn nila. Kinakabahan ka ba? Oo, tito, pero malakas naman ang tiwala ko sa katalinuhan ko. Nakangising sabi ni Jana. Ngumiti si Patrick at hinawakan si Jana sa braso. We are proud of you, your mother and I. Huwag mong kalimutan na magaling ka and you will become a great man. Gawin mong lahat para manalo ka. Ngumiti si Jana at nagkamay ang dalawa. At ilang sandali pa'y tinawag na si Jana para sa exam. Madaling nasagot ni Jana ang bawat tanong, ngunit sa huli bahagya siyang naguluhan hanggang sa pumasok sa isip niya ang mga salita ng amang si Brandon. Wala kang utak at wala kang silbi. Paulit-ulit yung umulit sa isip ni Jana at parang nasa tabi niya lang ito. Narealize ni Jana na nanginginig ang mga kamay niya at namuo ang pawis sa noon niya hanggang sa naalalang inang si Alicia, ang binigay nitong tiwala at pagmamahal. Sunod ay naalala niya Tito Patrick niya na sinabihan siyang gawin ang makakaya niya. Naalala niya si Anna, ang lahat ng taong binigyan siya ng pagmamahal at suporta. Huminga ng malalim si Jana at nagawang makabalik sa vision niya. Kinuha niyang muli ang ballpen at sinagot ang huling tanong at nakangiting tumango bago inabot ang papel at lumabas na. Ang resulta po'y pagkatapos ng isang linggo, ang sabi sa kanila ng assistant, nilisan na nila Patrick at Jen ang lugar lula ng sasakyan. Siguradong makukuha mong scholarship kaya ngayon pa lang mamili ka na ng university kung saan mo gustong mag-aral. But take it easy, Jenna. You still have a year to do it. Tumango si Jenna at nilarong mga daliri. Alam ko naman, Tito, pero kapag ganitong edad ay hindi mo sigurado kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. At you know, pakaramdam ko ikaw at si Mama ay hindi basta-basta magkakamali. Ang tandaan mo lang ay ang taong hindi nakakamali ay ang taong walang ginagawa. Napatawa si Jana bago tumango. Pakiramdam niya'y ligtas siya at masaya. Nang makarating sa mansyon, ay nagkulong sila Patrick at Alicia sa opisina. Ipinakita ni Alicia ang papel sa asawa at galit itong binasa ni Patrick. That useless bastard. Hindi niya pwedeng kunin sa atin ang mga bata, Patrick. Alam kong ginagawa niya lang yan para inisin tayo at hindi ako makakapayag. Ang nanginginig sa galit na sabi ni Alicia. Of course, we won't allow it. Sinisiguro ko sa iyong mananalo tayo sa trial. Don't be afraid, love. Gusto kong kumalma ka para sa baby natin. Patrick, walang ibang dapat na alam sa baby natin. Sinabihan ko na rin si Mindy. Natatakot akong baka malaman ni Edmond. Okay, love. I don't want anything to stress you out. Ang sabi ni Patrick sa asawa at niyakap ito bago hinalikan sa lobby. Na ang sumunod na araw, pinuntahan ni Patrick ang ilang partner sa jewelry market. Marami sa mga itong gustong malaman kung paano nawala sa kanya ang kumpanya. Ang iba naman ay gustong malaman kung magbubukas siya ng bagong kumpanya dahil ang huling collection naman ay successful. Si Alicia ay hinihintay si Patrick sa bahay at nang may kumatok sa pinto ay binuksan niya ito. Nang makita ang lalaki doon ay nakaramdam siya ng galit. At ang unang ginawa ay ang isarang pinto sa mukha nito. Come on, Alicia. May order na ako na may pirma ng judge na pwede ko makita ang mga bata. Kapag hindi mo ko pinapasok ay mananagot ka. Agad na tinawag ni Alicia sa Henry at itong nagbukas ng pinto. Pasensya na bata, hindi kami nagpapapasok ng daga sa loob ng bahay. Pero sige, bibigyan kita ng exception. Napaikot ang mga mata ni Brandon at nabigla nang makita ang bahay.
Nax, ang ganda ng bahay ah. Kaya pala hindi pa rin maiwan ni Alicia si Patrick Matias. At anong masasabi ng asawa mo si Nancy? Malungkot ba siyang nabankrap ang sugar daddy niya? Inakala mo bang magbabago pang kapalaran mo? Hindi mo inakalang babagsak ang kumpanya sa mga kamay mo ano? Ganting pang-iinis at insulto ni Alicia. Makikita mo Alicia, sa huli babalik ang lahat sa simula't babalik ka sa akin. Hindi lang yun. Kung gusto mo ngayon din ay makakauwi na kayo ng mga bata kapag sinuko mo ng lahat dito. Nagsimulang tumawa si Alicia at nainis si Brandon bago naging seryoso si Alicia. Mas pipiliin ko pang kumain ng daga kaysa bumalik sa'yo. Binigyan itong papel kay Alicia at sa kasamaang palad ay utos ito ng korte. Alam ng judge na ilang buwan mo silang inilayo sa akin at kapag hindi mo ko hinayaang makita sila, ngayon ay gusto ko silang makita. Umakyat sa ulo ni Alicia ang dugo niya. Natutulog si Harvey. Sige, sila Jen at Edna na lang. Dalhin mo na sila dito. Utos dito na pinipitik pang dalirit na kangiti lang itong tinignan ni Alicia. Sabihin mo nga sa akin, Brandon, hindi ka ba nandidiri sa sarili mo dahil para kang dagang kanal? Alicia, huwag mong ubusin na pasensya ko. Napipikong sabi ni Brandon. O ano, sasaktan mo ko? Iyan lang naman ang alam mo eh. Dahil yung nasa gitna mo na lang ang nagpapatunay na lalaki ka. Isang araw ay sa bilangguan ka pupulutin at bubugbugin ka doon hanggang sa mahiling mo na lang na nakakulong ka kung saan mo kinukulong noon si Harvey. Matapos sabihin yun ay tinalikuran na ni Alicia ang lalaki. May hinanakit sa mga matang tinignan ito ni Brandon. Ngunit nakita si Henry sa may pinto kaya natakot at nanatiling tahimik. Kinausap naman ni Alicia sila Jen at Edna. Ayoko siyang makita ma, dahil sa ginawa niya sa amin, ang mariing pagtanggi ni Edna. Niyakap naman ni Alicia ang anak. Hindi ko kayo hahayaang maiwan kasama siya, nasa tabi niya lang ako. Ma, mananalo ka sa korte hindi ba? Ayoko nang bumalik kami kay dad. Ang natatakot na sabi ni Jenna, kaya hinawakan siya na sa mga kamay ni Alicia. Isinusumpa ako kung hindi na kayo babalik sa kanya. Pangako yan. Tumango ang dalawa at kahit na masama sa loob, ay bumaba sila at pagdating doon ay nakangiti silang sinalubong ni Brandon at binukas sa mga kamay. Ngunit nakita ang pagtanggi sa mukha ng mga to. Hindi niya ba ako yayakapin? Namuong luha sa mga mata ni Edna at naroon nga si Alicia sa tabi. Iwan mo kami Alicia, ang inis na utos ni Brandon. Itinikom ni Alicia ang bibig ngunit lumabas sila ni Henry pero nanatili sa malapit. Kapag sinaktan niya sila ay papatayin ko siya Alicia. Huwag kang matakot. Ngumiti si Alicia. Salamat Manong. Lumapit si Brandon sa mga anak na kagad namang napaatras sa takot kaya nagalit ito at kinuyo ang mga kamao. Huwag kayong makinig sa malanding yun. Hindi niyo nga siya ina. Ang ina namin ni si Alicia dahil mahal niya kami. Ang sabi ni Edna kahit natatakot. Hindi kanya mahal Edna. Walang nagmamahal sa'yo. Shut up. Ang hindi lang marunong magmahal dito ay ikaw. Kaya pinatay mo si Mommy. Ang bulalas ni Jenna. Ang boses ay punong-puno ng sama ng loob at tinanakit. At nagtaka si Edna sa narinig. Anong sinabi mo kuya? Pinatay niya si Mommy? Napatras sa pagkabigla si Brandon. Pinatay niya si Mommy Jenna? Magsalita ka. Sabihin mo sa akin, pinatay ba niya si Mommy? Ang pumipiyok na bulalas ni Edna at maiiyak na. Inunahan ni Brandon si Jenna. Siyempre hindi. Nagsisinungaling lang yung gagong yan. Huwag ka magsinungaling Jenna. Alam mo kapag ginawa mo yan ay mapupunta ka rin sa impyerno, gaya ng nanay mong malandi. Sinubukang itulak ni Jen ang ama pero mas malakas ang naging pagtulak nito sa kanya kaya nasadlak siya. Ngunit tumayo si Jen at malakas na sinapak ang ama kaya ito naman na natumbat agad na nagdugo ang ilong. Subukan mo pang saktan ako, ang mga kapatid ko si mama. Sinusumpa ako na ako naman ang bubugbog sa'yo. Ang nanginginig sa galit na banta ni Jenna sa ama. Sa narinig ay pumasok sila Alicia at Henry, hinila patayo ni Henry ang braso si Brandon at pinagtulakan to sa labas. Umuwi na kayo sa bahay, ipaparanas ko sa inyong impyerno. Nanggagalaiti yung sabi ni Brandon sa mga anak. Sinipa ni Alicia ang lalaki sa tuhod kaya napahiyaw ito sa sakit. Ilabas mo na yan Henry, please at huwag niyo na siyang hayaang makabalik. Pagsisisiha mo ito Alicia, tatapusin kitang malandi ka. Patuloy ito sa pagsigaw at pagmumura habang kinakaladkad palabas ng bahay at niyakap ni Alicia ang mga anak. Ma, naniniwala kami na pinatay ni Dad si Mommy.
sa narinig ay nabigla si Alicia tumigpit ang yakap sa dalawa. Kasalanan mo ma, ang naluluhang bulalas ni Jenna. Hinawakan ni Alicia sa mukha si Jen at Maring umiling bago hinilan dalawang paupo. Paano mo nasabi yan kuya? Nahihiwaga ang tanong ni Edna. Kasi nakita ko may kasamang ibang lalaki si Mommy at sinabi ko kay Daddy. 7 or 8 pa lang tayo noon. Hindi ko sigurado. Pero nang malaman ni Dad, galit na galit siya. Pinaglaro niya tayo sa garden at si Harvey lang na baby pang naiwan sa kwarto niya. Tapos hindi na tayo pinapasok ni Dad sa loob. Nagpatugtog siya ng malakas pero naririnig ko mga sigaw at kalabog. Ang natatakot na pagsasalaysay ni Jenna na tila inaalalang nangyari. Tanda ko, ang natatakot ding bulalas ni Edna. Nang pinapasok tayo ni Daddy ay gabi na at nang dumating ang ambulansya ay patay na si Mommy. Hindi na namin nalaman kung ano nangyari sa kanya. Niyakap ni Alicia ang dalawa at hindi napigilang mapaluha. Natatakot siyang baka hindi niya mailigtas sa mga ito sa kasamaan ni Brandon. Pero sisiguraduhin niyang maghihilom ang mga sugat na mga ito. It's okay. Ngayon mga anak, makinig kayo. Iwanan na natin ang nakaraan at kalimutan na natin yon. Magiging masaya tayo at magiging mabuti kayong mga matatanda. Puno ng pagmamahal at pag-asa, yan ang pinakamagandang paghihiganti niyo sa ama ninyo. Ipangako niyo sa akin na ma-achieve niyo yan, okay? Tumango sila Edna at Jenna bago diyakap ang ina. Habang si Patrick na kararating lang ay hindi alam ang nangyayari pero napangiti nang makita ang eksena. Matapos mapalayas ang asungot ay dumiretso sa bahay niya si Henry na nasa likod lang ng mansyon. Pagkadating doon ay nakita niya si Minding sumisilip sa bintana. Marahan niya itong nilapitan at hindi siya napansin ito. Nakikinig si Mindy sa pakipag-usap ni Connie sa cellphone at nirecord din ito kung sakali. Ang boses ni Connie ay maririnig sa buong cabin. Sigurado ka bang hawak niyang bata? Oo, isama mo siya at gusto ko siyang makasama. Sinabi ko na sa'yo may pera ko at ibibigay ko sa'yo lahat. Oo, dalhin mo siya sa Maynila. Pinatay ng babaeng tawag at hindi alam na may nakikinig dito. Ilang sandali pa'y may tinawagan ito ulit. Hello, kung nakahanda ng lahat para sa sayawan. Ang isang ingay ang nagpatigil kay Connie. Kaya tumingin ito sa labas ng pinto pero walang nakita doon. Nanatili itong nagdududa pero bumalik sa loob at nagpadala na lang ng mensahe. Sunod ay kagad na binura ang history ng bagong cellphone. Nakalapit si Henry kagad na tinakpan ang bibig ni Mindy para hindi ito sumigaw at mahuli ni Connie. Hinila niya ito palayo hanggang makaabot sa may kakahuyan at nang makawalay sinamaan ito ng tingin si Henry. Ano bang ginagawa mo? Hindi ba dapat ay ikaw ang tinatanong ko niyan? Natameme si Mindy at kinagat ang pang-ibabang labi dahil tama ito. Pero hindi niya yun pinapakita. Traidor ang babaeng yun. Alam ko nagpapabulag ka sa kanya pero hindi ka naman siguro ganong katanga para lagi siyang paniwalaan. Hindi ka dapat na nakikialam sa bagay na yun at pinagbabawalan kitang manghimasok pa. Mariing sabi ni Henry kay Mindy dahil inaalala niya ito. Kapag nagpatuloy ito sa pag-iimbestiga ay baka mapahamak pa to. Paano mo nasasabi yan at pinagtatanggol mo pang babaeng yun? Ano bang pinakain niya sa'yo? Ganyan ka ba talaga katanga? Ang hindi makapaniwalang bulalas ni Mindy at sinuntok sa dibdib si Henry na hindi naman nagpa-apekto dito. Tumigil ka na. Isa kang malaking tanga. Inis na sabi ni Mindy sabay sampal sa mukha ni Henry na hindi naman nakasakit. Nabigla itong tinignan ni Henry at nakitang si Mindy may luha sa mga mata. At ahalis na sana nang maramdaman ang kamay ni Henry ang pinigilan siya. Natakot si Mindy na makita ang madilim na mukha ni Henry at ang mga kamay nito yung natagpuan ng mukha niya. At hindi inaasahan ang sunod nitong ginawa dahil ilang sandali pa'y lumapat ang labi nito sa kanya at nalaki ang mga mata niya sa gulat. Nagpumigla si Mindy at sinubukan itong itulak palayo. Pero wala yung magawa. Ang kamay ni Henry ay nalipat sa baywang ni Mindy at inapit pa siya palapit. Dahilan para maging mas malalim ang halik. Kapag hindi siya tumugon ay hindi siya makakahinga. Sa sandaling iyon ay tila nablangkong isipan ni Mindy at walang ibang nararamdaman kundi ang sandaling iyon. Nang maglapit ang mga balat nila ay tila may kuryenteng dumaloy sa isa't isa. Walang sino man sa dalawa ang makakatakas sa nabuhay na damdamin sa pagitan nila. Itinigil ni Henry ang halik, ang mga matay malamlam at puno ng emosyon habang nakatingin kay Mindy. Gusto niyang halikan muli ang babae at parang may kung ano nagtutulak sa kanya.
Ngunit umatras na ito. Parang natauhan si Mindy at gulat na tinignan si Henry bago nagtatakbo palayo at naiwan si Henry na nidismaya ngunit sinundan ito.